uusbong ka pa rin basta't may buhay, may pag-asa. Kapit lang mga beshi. Palta natin tong brand ng bike mo, lagyan ko ng chicks magnet. May dugo? Buntis? Pimbaho! What's up guys? Welcome to Papa Dudut Vlog. So ang vlog natin for today is bubuhayin natin ang aquarium. Wow! Bakit namatay po ba siya dati? Okay, yung mga isda niya namatay sa aquarium. So, kita na lang namin, lumulutang na sila. RIP sa mga isda. Wow. Paano ba nangyari noon? Explain mo. So ito yung ano namin sa inyo, ituturo namin sa inyo para hindi na mangyari sa inyo yung mistake na nangyari sa amin. Actually, alam namin yung gagawin, pero ang nagkamali doon ay si Jerma. So, ang ginawa niya noon dati, may mga isda dyan, nilinisan niya yung buong aquarium, sinalin niya sa ibang lalagyan yung mga isda. Kaya lang ito ang pagkakamali. Yung dating, yung pinagsalinan niya ng mga isda ay dating palanggana na nilalagyan ng sabon. So, kahit wala ng sabon yun, meron pa rin yung substance ng sabon, ano? So, doon niya tinambay, pagbalik niya, at iba, dahil malinisan yung aquarium, lumulutang na rin yung mga isda. So, yun, medyo sad ang story ng mga isdang yun. Kaya ngayon, meron kami mga bagong isdang ipapalit doon. Wow. Sabayan din syempre ng pag didilig. Medyo ano yun, napabayaan ng kaunti nga itong mga halaman. Gawa ng construction nga dito. So ngayon lang kami nakakabawi. Wala na yung mga kalat dati rito. So kahit pa paano, naitaboy na namin yung mga halaman sa mga nagbabagsak ang mga debris. From ano yan, ha? From top to root yan, ha? Yung ginagawa niya pag didilig. Ay, dapat pala. Yan, pati yung mga dahon, basahin mo na para mawala yung mga basahin tayo? Mga alik-alik kabok. Ito ay rubber tree na kulay green ang kanyang variety, ano? So, ayan. Ito ay wala. Ito ay wala. Wala na yan, di patay na talaga yung chogi na yun. Damo lang. Ay, nabuhay! Damo lang yan! Nabuhay! Hindi, yung stick, nabuhay! Ay, ay. Yung, ano yan? Yung plant na yan, babe, ay ano? Babe, tagtag. Ano sabi ko sa'yo nun? Yung proctorium ba yun? Buti na buhay! Sabi ko sa inyo eh. Hindi yan yung binili mong stick ba yun? Hindi nga ating binili mong stick. Ito yung luma. Nakakala natin na ipatay na. Oh, nabuhay pa rin oh. Huwag ka lang talagang susuko. Mm. Parang sa buhay yan ano. Kapag pakaramdam mo wala ka ng pag-asa. Uusbong ka pa rin. Basta't may buhay, may pag-asa. Kapit lang mga beshi. Oh my God! Wow! Tsaka ano, sa mga halimbawa, mga kamag-anak kayong mga patapon na ang buhay, huwag kayong mawala ng pag-asa sa kanila kasi may chance pa silang magbagong buhay. At umusbong. O ayan o. Parang ito rin o. Akala namin patay na to, pero may mga bago na siya. Huli o. Bagong sibol. Baby, ito nga ito. Damihan mo to. From roots din. Yan. O, ayan mo lang siya. Ito guys, oh, kaya siya nagkakaganyan kasi nasusunog siya sa init ng araw. Kasi naalala niyo na mag-construction kami. Ito, naitaboy itong halaman na to doon. Direct sunlight. So kaya nagkaganyan yung mga dahon niya. Ako na. Pero buhay pa rin naman siya. Lumaki nga, baby. Pati. Lumaki? Ha? Saka ito may mga tubig. Hindi yung ganyan dati katapos. Dami naman yung tubig. Actually, pwede na tayong mag-alaw niya. Nagbuhay, nakapagbuhay na nga kami ng isa. Oh, ayan, oh. Ayun o, nagbuhay na kami ng isa niyan. Pwede na tayo magbenta. So syempre, ito po yung pinakang ano, bike na pasaway. Ika-carwash na rin natin. Guys, binibenta namin to guys. So. Ay! Ah, may sakit po, nagbibip-bip-bip. Okay, so kakarwash na natin yung bike. Ngayon, alam mo na, dito nilalagay yung ano, ila, yung ano, salamin. Mali, dapat dito. Kasi dapat makikita mo kasi nasa likod mo. Mahuhulog to, dali mo. Hindi. Yung talagang purpose na yun. Grabe guys, no? So ayos na yung bike. Hindi na po siya tabingi. Na-adjust ko na po siya. Ito po yung aking assistant. Si Boy, hindi ko alam. Lagi niya sinasabi. So ayan. Pero maganda na yung bike niya. Pwede na pong sirain ulit. Kailan mo sisirain? Baka po mga 12 ako. Wow! Wow, 2 years pa. Pag walang brake, sabihin agad para mapagawa, hindi yung pinapabayaan. So ayan, itong tubig dito, nire-recycle namin yung ginamit dito sa aquarium, pinang kakarwash. Nasaan na kaya yung inuutusan ng pangkuhan? Kaya may alam mo, ay
Wow! Wow! Gumagana naman pala ito. Nagtitiis tayong mainit. May electric pa naman pala. Ba't di binagana kanina pa? Ang init-init eh. So ayan, na-set up na natin ang tank. May filtration, meron ng oxygen. So ngayon, pag bagong bili yung fish nyo, ayan, ganyan nyo muna. Huwag nyo muna silang papakawalan, siguro mga 5 to 10 minutes. Hanggang sa maano sila dun sa water temperature. Kasi bagong palit eh, lahat bago. Tapos napatakan ko na pala ng ganito, ng chlorine eliminator and ito, yung vitamins. So, ayan, pinapaikot lang natin yung water. Tapos, pagka okay na, siguro 15 minutes or 10 minutes, pwede na silang pakawalan. Kasi mabibigla sila. Ganun ko naman kuya team. Kasi may stress yung mga isda pag pinakawalan niya. Kapag ang isda po walang pera, na-stress. Uulitin ko lang ha, kapag kayo po ay nag-iisda, ay hindi niya po yan lilinisan na may sabon. Yung ginawa nila kanina, puro tubig lang yon. Guys, so, nag-ayos po ako ng bike ko. Ako po mismo yung nag-aayos. Wow! Pampanelyo, kating tulong lang po si Daddy, no? Parang baliktad. Pakita mo. Ano sasabihin mo sa mga batang may bike? Kayo na yung mag-ayos ng sarili ng bike, parang ako. Yeah. Ako po yung nag-tornelyo nito. Yan, nag-oil na po si Daddy. Sige, paggalawin mo na yung grasa. Hindi, Daddy, alam mo yung akyat yan eh. Sige. Yeah. Wow! Tama na. Testing mo, testing. Testing. Uy, yung mga ano, tornilyo, ay yung mga pang ano ha, higpit ha. Opo. Balik sa toolbox yan kasi pag ginamit mo, wala ka na. Yan po, nagsimula na po siya uling magyabang guys. Pantay na yung manibela. Yung ano, pantay na. Tignan natin si Daddy magbike. 22% na lang yung camera. Yan oh, ang galing na magbike. Oh, na may tae. Wow. Payag ka ba? Palta natin tong brand ng bike mo. Lagyan ko ng Chicks Magnet. No! No! Sige, lagyan ko Chicks Magnet. Payag ka. Ay, nako dahil. Tapos ikaw pala yung sasakay. Anong tawag sa isdang Becky? Anong Becky? Bakla? Oo. Catfish. Eh, di ba King? Ah! Okay. Guys, 2 hours na po si Kate yung nakatitig. Totoo ba? 2 hours yung nakatitig dyan. Hindi, Dad. Hindi pa po naka 1 minute, Dad. Hindi pa po naka 1 minute. Dumi na po agad yung fish tank. Oh, ma, no. Isanan ng atin ulit. Look, oh! May tae pa. May tae pa ng isda. Ayun, ayun. Kulay red. May dugo. Buntis. Nagre-regla. Regla. Baka buntis. So ito na guys, magkapakain na po si Kuya Kite sa fish. Yay! Dali lang butter na yun para malalabat. Ayan o! Oh, ang soft! Yan ang nakatagal. Hindi. Parang mga 3 years old na to ah. Hindi pa ano, bulok. Hindi pa bulok. Okay na yan. Kakatapos ko na mag-mix ng Papa Dudut stories mga kapuso. Ayan na oh. Oh. Wow! At pupunta lang kami sa Wilcon. Si Jem pala, iahatid ko lang sa Wilcon. Ibababa ko sila ng LBC. At ako naman, eh, hindi pa naliligo. Grabe. Ang bango-bango ko na, hapon na. So, ito ay mga binibenta namin sa Rangsiman Thai Massage. Ito po yung mga ginagamit ng mga hot pads. At may bumili kay Jem sa Mindanao. Tama ba? Wow! Meron. Eh, kaso nga po lang pa yung ano, stocks kasi ito na lang natira, yung iba ginamit na sa spa. So, order na lang ulit from Thailand. Maganda kasi siya kasi hindi siya nagbubuta sa dasa lang. Yung pabili rin namin sa Thailand Street. Hindi, Thailand mismo. Wala tayong makikita nito sa Philippines unless, ano sila, ang tawag sa ganun, flyer. Alam nyo guys, amoy na amoy dito yung
herbal na nandun sa ano sa ang tawag sa ganyan? Hot pads. Amoy na amoy mo. Parang gusto ko lang matulog. Wala pang ligo. Gusto lang matulog. Ito rin po wala pang tulog, wala pang ano, wala pang ligo. Walang ligo. Walang ligo. Kami po guys ang team baho. At nabuksan na siya guys dahil minanual ko na siya using the password. Ano? Galing ko ano? Idol mo na naman ako. Idol mo na naman ako. Tama sa'yo? Kaya, tulungan mo ako. Kanina tinulungan ka mag-carwash ng mag-bike wash siya. Nag-camera ka lang. Ngayon naman eh, carwash naman. Alam nyo ako talaga nag-ayos ng mga ano niya, ng basket niya. Mga tornilyo, ako talaga yun. Pagka camera na, sabi niya dad, ako na kasi camera na. Hindi yung totoo. So magkakarwash kami ni Kite guys. Clean, let's clean. Ganda ng activity natin ngayon Sunday. Ang dami namin ginawa ni Kite, no? Ako. Tumutulong na po si Kite sa pagkakarwash. Abot. Galing naman ni Kuya Kite. So ito guys, oh, dumami na po ang tropang naglilinis. Tira naman po ang loob, dumating na po sila. So tinutulungan na po kami maglinis. Buti ang loob. Buti ang loob. Tuloy-tuloy pa rin ang linis bago magdilim. So yan yung ginagamit naming mga spray na nabili namin matagal ng patagal na. And proven tested na po yung mga yun. Wow! Ito, sabi ko wag na mag-vacuum, magwalis na lang. So ayan, nagwawalis po si Madam Gem. Ganoon talaga ng langit dito lagi, no? Wow! Ito sa bahay natin. Ito po yung extension ng bahay. Good morning mga kapuso. Dito ko na po tatapusin ang vlog ko ngayong araw na ito. And it's Feb 22, it's a few days before my birthday. Dahil ako po ay pinanganak February 25. So sa Biyernes po ay birthday ko na. Maraming salamat po for watching our vlog. At isa pong magandang pa-birthday sa akin, yung inyo pong walang sawang pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Siyempre yung una, yung Papa Dudut. At ito pong pangalawa kong channel, ang Papa Dudut Vlogs. Don't forget to like, share, and subscribe mga kapuso, para updated ka sa mga bagong posts ng inyong Papa Dudut. Maraming salamat po.